pa tayo. Di ba, sister na? Ang ano, parang sister na. Di ba? So, ano po yun? Sabi niya, three ways to know that we are a Christian. Mag-aaralan po tayo ng tatlong bagay na tayo po ay tinatawag na Kristiyano. May nagsabi na po ba sa atin na, alam mo, Kristiyano ka ba? No. Amen. May nagsabi na po ba sa atin na nagbe-bless na sila sa atin na Kristiyano tayo? Amen. Na napansin niyan, kakaiba ka. Amen. Sino nakap dito? Sa lagoy dito? May nakapansin na ba sa atin na sinabi sa atin na magkakaiba ka sa lahat ng nakilala ko? O sabihin na, dito, walang tao dito. May nagsabi na po na po sa atin, alam mo, sa lahat na nag-share sa akin, sa lahat na nakita kong mga Pilipino, tsaka Pilipina, ibang-iba ka. Amen! May nagsabi na? Amen! Amen? Halimbawa, nakasabay natin sa train, may daladala siya, hindi mo siya pinansin. Nasabihin ba niya, ito ang Pilipinang ito, napaka... Ingrata, senyorita. Kailangan, pagka may pangangailangan ng tao, dapat tinutulungan natin. Amen. Lalo na katabi mo, may pangangailangan niya ngayon. Amen. Sige, mama, sa mga pagkisigit ha! Marami akong pangangailangan. Sige pa. Three ways to know that we are a Christian. Amen. We know that we are a Christian because we bear good fruit. Meron tayong magandang bunga. Amen. Ano yung bunga na yun na sinasabi? Bunga araw? Ano pa buhay? We want to be a Christian. At malaman ng tao, kailangan meron po tayong bunga. Jesus said in Mark, Matthew 7, 18 to 20, meron po ba tayo yan? Matthew 7, 18 to 20, okay, go. Go ye therefore unto all nations. Okay. Basahin po natin lahat ko. Ako ni kaya ang Diyos ang good and the kaya ang Diyos good fruit. Diba? A good tree can't produce bad fruit. Ibig sabihin nun, ang magandang halaman o magandang puno, hindi siya pwedeng magbunga ng pangit o mga masasamang bunga. Diba? Neither a bad tree produce good fruit. Pabaliktarin lang naman po yun eh. No? Na, kayo din daw po, yung pangit na bunga ay hindi siya makapag-produce na maganda. Amen. Aside from the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23. Pwede po bang sabihin natin, Galatians 5:22-23, ano isa? Pastor Aglo, magbigay ka ng isang fruit of the Holy Spirit? Love. Pastor Rachel, peace. Nora, patience. Joy. Self-control. Meron na. Long-suffering. Long-suffering. Diyan. Michelle. Gentleness. Goodness. Ilan ang fruit of the Holy Spirit? Bakit hindi sinabing fruits? Eh, siyang. Bakit po? Kasi, kasama na yon. When we have love, we have peace. Amen. When we have peace, we have joy. Amen. When we have joy, we have patience. Amen. When we have patience, we have long-suffering. Amen. Kaya pinag-isa-isa yun. Kaya minsan sinasabi natin, naku, nawala yung bunga ko. Kailangan pulutin ko. Nawala ako ng joy. Pulot. Ibalik ang joy. Huwag na tayo magkakaroon ng pagkataon na mawala ang joy na yan. Amen? Tinabi ka tabi mo. May joy ba yan? Alam po ba, yung being having the fruit of the Holy Spirit, ito po pala isang sign na tayo ay attached sa Panginoon. Amen. Na tayo po ay connected sa Diyos. Amen.
Amen. Kasi pag wala tayong bunga ng Espiritu, mahirap makipag-connect sa Diyos. Pag wala tayong love, yung kaibigan natin, galit sa atin, di ba? Hello? Puro na lang siya. Inasigaso mo. Nakakilala ka lang. Iniwan mo na ako. Hayaan mo siya. Basta meron tayong love. Yes. Amen. Amen. Wala akong peace. Bakit? Kasi inis-inis ako sa asawa ko eh. Mahalin mo asawa mo. Bihira lang ang may asawa ngayon. Amen. Amen. Bihira. Ang dami nagkakahiwala. Hiwala. Kaya sabi mo lagi sa asawa mo, and I miss you. Huwag mo akong ipagpapalit. Amen? Lagi natin sinasabi, ganun din ang Diyos. Ang gusto ng Panginoon, dahil kahit na alam ng Panginoon na mahal natin siya, pero ang naisin ng Diyos, marinig sa atin na mahal natin. Di ba sa mag-asawa? Hindi ba lang natin bisa marinig yung I love you? Tapos tayo mga babae, masyado tayo kasing ano eh. Yung masyado maramdamin, baka emosyon. Diba? Ako yung asawa. Ano? Kumari, yung pang asawa mo eh, lagi may sasabi lang, mahal kita. Hindi nga kumari. Nag-uusap-usap minsan lang, ano na lang? At bakit na pag minsan-minsan, dapat mag-usap-usap tayo, magaganda naman. Alam mo, kumari, ay, pangyaw. Pangyaw. Alam mo yung asawa ko, napakabait eh. Taga-share, ang daming ginagawa, taga-laba, taga-urong, taga-taga. Mabait ang asawa ko. Ganun lagi-lagi sinasabi, babay, huwag yung kahinaan ng asawa, kasi bakit, kakaya ka rin. Kakaya rin tayo pagkahanap kahinaan ng asawa ang sinasabi natin. It will reflect sa buhay din natin yan. Akala natin sinisira yung lalaki. No! Tayo din yung sira. Okay. Kaya nagkakaroon ng broken family, hiwalay-hiwalay. Mga boyfriend, mga asawa. Nagkakahiwalay. Bakit? Hindi nagkakaunawaan. Ang naisa ng Panginoon, kailangan may patience, may love, may joy, may peace. May long suffering. Ang asawa walang trabaho, hayaan mo siya. Nagpapahinga lang yan. Sampung taon na, hayaan mo. Dahil yan, sampung taon ka nang walang asawa. Pero okay lang, pinagpapasensyahan kita. Kasi pag nagkatrabaho ka, malakas ka na. Ang tamad-tamad mo! Huwag natin sabihin niyo. Darling, alam po, nagpapahinga ka lang eh. Pero ilang taon ka na, darling? Ilang taon na? 20. Dekada na pa. Kung bang dahil? Tapos pag libo eh, si kaso nagagalit pa. Wala ka ng trabaho, ako pang baga si kaso. Diba? Pero alam mo, kaya nga ganito. Kaya nga ang naisin ng Diyos, yung tamang lalaki, mapapangasawa natin. Hello? Amen! Ay, may isang kasi nagmamadali tayo! Amen! Kaya pag naging pangit ang relasyon, ang sinisisi Diyos, hindi! Ikaw! Tayo ang sinisisi. Dapat tayo! Eh, bakit si Lord kasi naman na si Lord? Anong si Lord? This is choice pala, nag-asawa ka na si Lord! Tapos sisihin natin ang Panginoon. Alam mo, lasenggo yan dahil gusto na mag-asawa. Okay pa rin. Tapos pag kayo nag-away kayo. Ano na namin naman ako? Sini. Kaya ang Panginoon may nakalaan sa ating party. Amen! Kailangan lang wait. Patience. Amen? Amen! 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 Yun! Wait patiently. Praise God.
Hallelujah. Sabi mo, kapatid. Isa pa. Kapatid. Isa pa. Kapatid. 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 Okay, pa. Kasi kailangan may love, ano? Love for the church is one of the ways we can know we're spiritually alive. Kailangan pala, mamahalin din natin yung church. Para malaman that we are a Christian, dapat pamahalin natin yung church that we're spiritually alive. Diba? There are many people who say, I love God, but I don't really care for His people. I love God, pero hindi mo care ang people. Nakita mo ang mga meron ka lang binigay na sa atin ng Diyos, yung ating ating mga flocks sa outreach, but we don't care. Kahit walang pamasayan, bigyan mo! Amen! Pag may pera yan, ibabalik sa'yo. Pag ibinalik, sabi mo, love gift ko na sa'yo yan. Kaya kailangan tayo na nag-aalaga ng mga tupa. Nakuha niyo? Amen. Para lumago at lalong maging committed ang mga anak natin, minsan-minsan na wala silang may pangangailangan. Kasi pag wala talagang pera yan, hindi atin dyan. Pero naman, mga anak, huwag naman lagi. Usan na, namiyasa na. Eh, baka naman linggo-linggo. Hello? Kahit na nakasweldo na, wala pa rin, excuse me. Diba, ganun yan, Maricel, Si Maricel, abono. Sabi niya sa akin, pumunta lang kayo, abonohan ko. Bakit? Nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit. When we are helping people in needs, we are investing something. Amen. Sa langit. Tapos sabi, malaman ng mga anak pa, thank you. Hayaan mo na. Sa langit, marami kang thank you. Amen. Five you plus five you. Thank you. Diba? Kailangan marami tayong thank you. Ano? Ngayon kasi, minsan, alam ko ang mga Kristiyano, laging grateful. Yung bang katabi mo nang te-thank you sa'yo? Did I say thank you? Thank you! Kung hindi nagpapa-thank you, pwede bang sabihin sa katabi mo nang thank you very much? Okay, vice versa. At para makilala po tayo na tayo po ay mga Kristiyano, dapat minamahal niya yung pastor. Huwag tayo mag-rebelli sa pastor niya, sa mga outrageous pastor. Huwag tayo mag-rebelli sa kanila. Ayoko nga sa kanya. Dapat ako. Dapat ako ang pastor, hindi siya. Wait. Amen. Kahit kanya si Pastor Aglo, Pastor Aglo pa rin niya. Amen. Kahit kanya si at Pastor Aglo. Ano? Mahalin niyo muna yung pastor. May sinabi lang eh. Ali kayo. Gumawa tayo ng ano. Mag-rally tayo. Buwagin natin ka. Buwagin natin ka. Gawa ka ng placard. Pastor. Ako kinakatuyan. Amen.
Sabi mo sa katabi mo. Ka! 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 Bakit? Pag ginawa natin ito sa mga pastor natin ito, pag nagpastor ka, ganun ang gawin. What we sow is what we reap. Amen. Pag nagsalita tayo ng mali sa pastor natin ngayon, sa mga leader natin, ganun ang gagawin sa'yo. Pag naging leader. Ngayon pa lamang dapat alam na natin ang tama. Sabi sa tabi mo, manda ka, magiging leader ka. Amen. Hallelujah. Sasabihin pa natin, Mister, I have a personal relationship with God. I don't need an organized church. Meron naman ako relasyon sa Panginoon eh. Ayoko na kailangan din ako matin ng church. Hindi, kailangan natin to. Nagpapalakasan tayo dito. Amen. Makita lang natin yung kapwa natin. Alam mo, sister, nakaka-bless ka. Lumalakas ako pag nakikita kita. Amen. Hindi, alam mo, sister, may mukha mo yan. Diba? Nagigigil ako sa'yo, ha? Amen! Eh, kaysa naman tayo mag- Huwag tayo maging ganda. Magmahalag tayo. Sabi mo, love. Money. Yung mga nasa likod. Okay, hindi niya maintindihan niya. Ganyan. Hindi lang sa... Nakaka-bless ka talaga ang mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, totoo. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi niya, our spiritual life and love for Christ are demonstrated in our love for Christ, the bride. The church is the midst of doubt. Do I love believers God has placed in my life? Pwede ba natin sabihin? Mahawarin ko kaya yung mga believers na ito na inilagay ng Diyos sa puso ko. Mamahalin ba natin? Yes. Mamahalin ba natin yung katabi mo? Amen! Yes. Ipakita mo nga sa kanya. I love you! I love you! I love you! Amen. Kaya sa church, dapat may pagmamahalan. Amen. At dapat may protective covering tayo sa bawat isa. Pag may sinabi yung isa, alam mo si Pastor Raglo? Naku, hinggal lang niya. Sumaugali niya. Kunyari lang, ha? Sumaugali niya. Naku, huwag ka sumunod dyan. Gusto niya, lagi siya masusunod. Sabi naman ang isa, oo nga. Sabi naman ang isa, hindi. Napatunayan ko na, hindi siya ganun. Sino susundin natin? Yung left voice or right voice? Kasi alam niyo ba, huwag kayong maniniwala sa tao na nagsasabi ng negative na hindi niyo naman kilala. Amen! Hindi niyo ba nakasama? Dinmedyo na? Yes. Amen. Wow, hindi ganoon, hindi maganda 'yon. Pag sinabi ng kapwa, may galit ka no. Kaya mo sinisiraan ano? Be frank. Why? Kanya ng mundo, pag nagagalit siya tao, naninira. Amen. Pero ang mga Kristiyano, pag may galit sa kapwa, iniintindi. Inuunawa. Binibigyan. The Bible says, gumawa tayo ng isang magandang bagay sa mga taong ganit sa atin. Bigyan natin malamig na tubig. Ibigay mo sa kanya, mahihiya yan. Huwag na tayong gumawa ng pangit sa kapwa. Malapit ng dumating ang Diyos. Baka akala natin Kristiyano pa tayo. Noon pala, balik mo na tayo. Bakit? Ang puso natin punong
Galit, sayang bangan. Pag mamalaki, mas marunong ako sa'yo. Dapat hindi ka nagpastor. Kung marunong ka pala sa akin. Amen. May alam ka lang na isa. Pag-iayabang mo na. Hello? Sabi mo sa katabi mo, sa outreaches, mayroon ba sa atin nun? Ang napalitaan ko na inaaway nyo ang mga pastor nyo, gagawin kitang pastor. Ipapalit kita. Ipapalit kita sa pastor mo. At sasabihin ko, starting today, pastor ka na. Amen. At yung pastor, miyembro ka na lang. Amen. We love the pastors. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng mga pastors natin? Love is one of the spiritual produce fruits of a redeemed individual. Yung po pala mga bunga ng banal espiritu, yung pala yung bunga ng mga redeemed. Ano yung mga redeemed? Pinagpala, iniligtas ng Diyos. Amen. Amen. At mga pastor naman, para magkaroon ng love sa outreaches natin, pag may nagsasalita, huwag yung pinabara. Pag nagpipreach yung isang ano natin, disciples natin, huwag yung babarahin. Amen. Ay, mali sinabi mo. Mali yung kinot mo. Wag! Papabaya yun. Amen. Pagkatapos siya kamo sabihan, ganun na pag-ibig. Hindi pala pahayaan na yan. Sabi sa tabi mo, mula ngayon. Mula ngayon. Pag-uhin ko na. Pag-uhin ko na. Ubali ko. Pastor ko. Tabi may pangalan ng pastor. Amen ba? Amen! Pastor Jean, Pastor Presi! Amen! Yes, Alibot! Mahal niyo ba yung... Amen! 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 Eh, pagka nagluluto eh! Ah, luto ito! Doon na naman! Munggo na naman! Munggo na naman! Mag-isip po tayo ng isang bagay para yung bunga ng pang-espiritu at makilala tayong Kristiyano, mag-isip tayo na ba pangit na pinapaganda. Amen! 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 At hanggang ngayon, 20 years na tayo. Amen! Pag nakita mo yung buhok ng kanino. Paano kasi pa malaki? Ito na naman siya. Pag pumapasok, wala ka na yan. Sabi niya sa katabi mo, ayoko na ng ganung ugali. Number two! Ayan. Number two, di ba? Number three! Hindi! Kasama ko siya, love your church! Kasama ko yun! Nasa prut pala tayo. Number two, ah, bunga pa lang tayo. Ginagawa niyo ng ano, ha? Fruit juice. Salad na naman yan. Okay. We can know that we are a Christian because the spiritual, the spirit testifies that you and me are Christian. The spirit testifies that you and me are Christian. Nagtetestify espiritu natin, espiritu ng Diyos. Pag humingi tayo sa Panginoon, answer prayer. Amen. Nag-pray tayo sa Panginoon, something may nangyayari. Amen. Pag pinag-pray natin na may sakit, gagaling. Amen. 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 Pag humingi tayo sa Panginoon, binibigan. Amen. It testify, the Spirit of God and Spirit of us, nagtetestify that we are the Spirit of God. Ay, we are the children of God. Amen. Pero pag tayo nanalangin na sa dalawang taon na itong sakit na hindi pa gumagaling, magtaka ka. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Amen.
Kanto iba. Andali, dali. Mag-pray. Andali, dali. Nauli ang nangyari si Papa, too. Ano ba? Pwede. Tanong sa sarili mo. Anak ba ako? Sige. Ano kaya mga mali ko? Amen. Oh, sige. Hindi ko naman siya pahabain yun. Kasi the Spirit testified that we are here. Pangatlo, tatlo na lang. Isa na lang. Sabi nila, puri yun ang Panginoon. Isa na lang. sa mga teacher, number one, number two, number three, for last. Oh, please. Ganun din sa mga, di ba? Sa church. Isa na lang. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroon po ako sampung sasabihin. Pag dumating nyo sa sampo, puri nyo. Totoo naman eh. Yes. That is our reaction. Kaya ako yung pinabahaba nyo ako ng 1, 2, 3, 10. Kasi naiinip kayo. Amen. Mayroon isang pa sinasabi, more! Ito tanda natin, preacher. The more na mahaba turo nyo, hindi babalik ang mga isipan nyo. Sa sabi nila, ah, mahaba! Wala na mga maintindihan! Tama? Kailangan! Di ba? Kailangan medyo bitin! Para may babalikan.